Sa video na ito ay magmumotor tayo kasama ang Team Sec patungo sa the best kept secret of the North. Solid. Ito ang Sagada. Sa unang araw ng ating paglalakbay ay madaraanan natin ang Nueva Vizcaya, Aritao at ang Banawe. At masusubukan din nating matulog sa traditional Sagada hut. Dito yan sa Sagada Heritage Village. At pupuntahan din natin ang Paitukan na ngayon ay kilala sa tawag na Hangin Cafe. Yung posisyon ng patay is nakaano siya, nakaupo. Kaya may upuan. Kaya tara, sabay-sabay natin tuklasin ang itinatagong ganda ng Sagada. Wow! Patas! Wow! Ito na yung half tunnel. Grabe yung panahon ngayon, no? Mukhang makakita ko ang sumasaya ng tuhod, ah. Uy! Grabe, sarap bumangking dito, maulap! So nandito tayo ngayon sa Valenzuela dito sa Petron kasi ang Team Sec ay mayroong kaming ride. So ito na yung iba, makasama natin. Pero nandito si Pops, ang pinakamatangkad sa aming lahat. Yun, no? Siyempre si Tonyo Moto. What's up, mga Orbs? Yun, no? Sir, sir, ano nga po pangalan mo, sir? Boss Nino. Nino, si Boss Nino ng Tapit. Tama, yun. Tapos siyempre, sumutor. Sagada, let's go! Naka-scooter siya ngayon. Sagada, kami pa lang. Nintay na lang namin si Sir Jack and then after namin dito, diretso kami kay Layang. Doon na yung pinakang meet up ng lahat. And then doon kami magte-take off. So ang biyahe natin, tatlong araw na Sagada ride. Tapos, dadaan muna kami sa Dalton Pass. Dalton Pass yung daan natin, Banawe and then Sagada. And then after noon, pabalik naman. Doon tayo dadaan sa kabila. Sa Sagada, papunta ng Old Highest Point. Then, pababa ng bag. Yan, waiting lang kami kay Sir Jack. Yan yung mga motor namin. Meron tayong N-Max, ATV, Aerox, X-Max, at saka N-Max. Akin lang pala yung Honda. Alright, so nandito na tayo ngayon kay Layang. Ang bilis mo, parang 30 minutes mo lang kinuha. So that's 97 kilometers. So siguro naman tayo, mga riders naman tayo lahat. Kaya naman natin dire-diretso. So take off na kami guys. Ito lahat kami. Ilan kami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Plus isang expander. Convoy namin. Bale mga photographer at saka nag-video. Tapos tulungan mo Paps, mabigat yan, mabigat yan. Wait lang po, wait lang po. Okay, okay, okay. Kulo. Yan. Sige po. Sige. Dami pa namang gas ko, mamaya na tayo magpagas. Master ano, kamusta? Gas lang? Oo na. Alin? Kailan mo alin? Ito ang ito lang bumaba eh. Ha? Ito lang bumaba. Oo. Oo ko na. Oo. Ako lang dito. Dito. Ayan, pantay naman eh. Ano? GR? Ah, nasa gitna naman siya tama pag binaba ko. Sakto lang. Para hindi masilaw. So take off tayo. Oras natin 2:38 ng umaga. Okay, tawid na sa kabila. Tawid na sa kabila. Okay. Tawid sa kabila. Tawid. Tingin sa kanan. Okay na? Right, so nandito tayo sa checkpoint number 1.
Ginawang endurance eh, no? Okay, gas up. Alright, so nandito tayo ngayon sa Shell Cabanatuan. Bale, gas up kami. Sa akin, gas ko, kalahati. Ayan. Next namin is Dalton Pass na. Mas kailangan namin ng intercom doon sa daan na yon kasi madilim. Yan. 2 bars pa lang nabago sa akin mula pass. Oh! Tipid oh! Masikip sa kanya, taas makapal yung speaker. Ayun oh, tamo ang pula ng bandang ano ng tenga niya. Ito, nakalabas oh. Ayun oh, tingnan mo, dito tumatama yung ano na, tenga. Ayun oh, tingnan mo. Tatanggal yung pom. Maliit yung size ng helmet sa'yo. XL. Let's go, let's go. Sige bro. Let's go. Back to the road. 69 kilometers Dalton Pass. Isang oras at kalahati. Ah. Lapit na yan. Nueva Ecija. Sa Muñoz na tayo. May truck ah. Nice one. Meron pa na iwan. Sarjak. Wala takbo sa akin. Hello, Sir Jack. Open, open. May isang motor. Pangalawang motor. Woo! Nakakamiss mag-endurance ah. Guys, malapit na tayo sa Dalton Pass. Bali, nasa 19 kilometers. At eto, dumadaan na naman tayo dito sa sigsag na daan papunta ng Dalton Pass. At sa ating kaliwa, ang napakagandang bundok. Kaya, no? Lapit natin sa bundok. Oras natin, 6:44 ng umaga. Medyo inubutan na kami ng umaga dito bago makaahon ng Dalton Pass. Tapos mamaya, pahinga tayo dyan sa Dalton Pass. Bale, breakfast. So, tayo yung pinakang tail. The rest is nandun na sa unahan. Lahat nga pala guys, kami ay sporo scooter. Scooter gaming. Mga 9 months na ata ako nung huling dumaan ako dito. So, nag-disconnect muna ako sa kanila para makapag-vlog tayo. Uy! Ganda oh! Grabe. Woohoo! May pumipitik oh. Ayun oh. Ah, ito pala yung mga kasama namin. So dito na sila naghintay. Woohoo! Sarap dito, puro kurbahan na yung mga daan. Uy. Loko! Ha? Oh! Loko! Eh, pangatin mo muna ito. Buti hindi ka nagpreno. Naharap lang, pitik-pitik lang. Tara. Flat ka, flat? Flat, flat? Loko? Loko dire-diretso. Oo, sinalubong. Sakto nakaon. Ano ka nakaon? Oo. Kala ko ha, magpipreno ka bigla doon sa damuhan eh. Alam ko naman, alam ko na nakaon. Oo, buti na lang. Tsaka ABS. Malapit na tayo. Malapit na. So biglang nag-overtake yung kasalubong namin. Tapos parating kami, kurbada din. Buti na lang nakatawid sa kabilang linya si Sir Jack. Saka may traction control yung kanyang motor. Ayan, paho na tayo. 18 minutes.
Ayan, no? Yung hamog may kasama ng ambon. Tsaka lamig na dito. Lalo na't amihan. Malamig na. Lamig. Dulas. 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 Ayun na, umaakyat na yung ulap. Kaya lang, yun nga, may kasamang ambon. Eto na, ang Dalton Pass. Wala ka, ba't siya ka pumasok? Ito, oh. Woo, lamig. Rock shed. Nakahinto sa gitna, oh. Whoops. Yeah, up. Ah. Let's go. Ayan, 2 minutes na lang, oh. Siyang. Ay, ayan pala. Overtake bilis. Ayan na yung truck. Grabe, wala makikita, oh. Sana. Sana iba. Woohoo! Sarap. Sarap talaga magmotor. Ang lamig. Ayun na. Ito na. So, nandito na tayo ngayon sa Nueva Vizcaya. Woo! Grabe. Ang kapal ng hamog na may ambon. Dito. May truck dyan. May truck na ahon. Dito. May truck na ahon dyan. Alright guys. Ilaglag yung mic ko. Again, andito na naman tayo. Nueva Vizcaya. Boundary ng Nueva Vizcaya. Saka Nueva Ecija. Eh, tabi kayo. Tabi. Grabe yung panahon ngayon, no? Mapag. Tsaka may ambon, tsaka lamig. Napakalamig. Nueva Vizcaya. Ayan siya ngayon. So, kanya-kanya muna ang pwesto. Siyempre, sinalubong na pick-up. Sinalubong ako ng pick-up. Kung sino ka man. Sino ka man, kukusti na ang rayon ko. Pag-inukan na ako, may nananahin ko. Huwag ka na nakagulanin, di ba? Oo. Pagliko, surprise! Pero, parang sinisipan ako agad ako. Lamig. Wala na ako. Nasa kalahati pa lang kami. Wala pa tayo kalahati. One part pa lang. Ay, siyang. One part pa lang. Welcome to Cagayan Valley. Okay, so kain muna tayo guys ng ang tawag dito? Goto Arascado. Lugaw talaga. Lugaw. So dito tayo sa Balete Pass. Andun yung mga motor natin. Ano to? Local to. Yun, no? Kain muna kami. Grabe yung weather dito. Puro ulap. Tsaka malamig. Wala ko yung ano namin. Mamamasyal. Sino magpapatuli? Sino magpapatuli? Yan muna tapos. Ready. Ay, malaki. Na antay lamig. Tsaka antay pasma. Ay, dikit na tayo yung sticker niyan. Ayun, bababa. Lakas ng vape mo. Lagay ka kaya dito ng vape shop. Yun. Uy! Grabe, sa pa. Uy! Para diyan ko nilagay yung embose eh. Grabe, anong brand yan? Anong brand yan? Mamukul. Yun. Kaya pa usukin ang bonus lang. Grabe. Kakayang bali, kaya pa usukin ang pump in out. Tatlong pump lang. Ano mo? Lamig. Guys, so baba na kami. Bale, tinanggal ko na muna yung aking GoPro. Ito na yung gamit natin. So, mahina lang yung audio natin ngayon kasi malakas yung ambon.
So sa baba na lang tayo mag-set ulit ng pang-vlog natin. Ito na ulit kami. Grabe ang lamig dito. Kaya nasakyan. Hindi, pasok na kayo. Nakababa na tayo guys ng Dalton Pass at nandito na tayo sa Santa Fe, sa baba na po. At ito, mainit na yung panahon dito. Kanina umaambon, tapos puro ulap, puro fog, puro hamog. Ngayon ito, mainit na yung panahon. At ang biyahe natin ngayon is diretso na tayo ng Arco ng Banawe. So nasa 2 hours and 41 minutes, mga 3 oras to, 113 kilometers. Siguro mga alaw na tayo makakarating doon. Namiss ko yung daan na to. 9 months na nung nakadaan tayo dito, nung huling daan natin dito. At ito muli, nagbabalik tayo. Woohoo! So dito guys is yung papuntang Cayapa at saka Baguio City. Nandito na tayo ngayon sa Banganan. Ito yung Petron na isang checkpoint sa level 1 sa Cordillera Adventure Tour level 1. So part pa rin to ng Aritaw. Napakaganda ng bundok oh. Parang yung mga nasa daang kalikasan ng Pangasinan. Ganda. So ito yung hirap pag group ride guys. Hindi ako makahinto para magpalipad ng drone para bigyan kayo ng magandang shot. Next time, babalikan na lang natin ulit ito ng tayo lang para ma-enjoy naman natin yung view, makapagpalipad tayo ng drone. So ngayon, ang main goal natin is focus tayo sa Sagada. Sagada trip. Since nadaanan na rin natin naman ito. Ganda. Ganda na kapaligiran oh. Kaliwat kanan, ganda ng bundok. Ganda dito sa Aritaw. Ang ganda, solid. Mukhang makakita akong sumasaya ng tuhod ah. Ayun na, malapit na sa side ay tuhod. Ah, sa likod ko. Pops. May basa ah. 29. Pero isang oras pa. Sumalubong. Loko. Yan, gandang part to. Yan oh. Ganda oh. kanan tayo. Itong sa kaliwa papunta ng ano yan? Highest point. Oo, grabe yung daan dyan. Doon na, doon na sa bayan, sa pag-akyat natin. Medyo may kamahalan lang. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa bayan ng Lagawe. Dito kami nagpaga sa Caltex at saka sa Petron. Para rekta na to, nasa 40-41 minutes pa. Malayo-layo pa yung lalakbayin natin. Ano, kaya pa? Nanilip na lang, makakalulog na. Hindi pa. Arco pa lang yun. Arco pa lang yun. Pwede naman tayo magpahinga doon sa ano, sa Arc ng Banawe. Tuwining o, tuwining o. Uy, ang linis dyan ah. Parang bagong labas sa box ah. Nasa Ipugaw na, linis pa rin. Oo nga naman. Tara, tara.
Medyo mga pagod na kami guys kasi wala kaming tulog. Tapos medyo mainit na yung panahon. Pero pag-akit naman natin dyan sa Banawe is malamig-lamig na yan. Ang kagandahan, hindi umuulan, hindi tayo inabutan ng malakas. Malapit na tayo guys sa Arc ng Banawe. Nasa 8 minutes, 4.7 kilometers. Arating na naman tayo sa Banawe Arc. Grabe, dinadaanan natin. Snake. Ooh, sharp. Ang lamig oh, kahit ang taas ng araw. Oras natin is 12:45 ng tanghali. Ang lamig. Ang lamig yung hangin. Ito na. Sana. Kaabang-abang lagi eh, no. Ito na, yun. Woohoo! Ito na, ito na, ito na. Woohoo! Welcome back. Now I haven't been sure with this. It's supposed to be a bliss, being alone, being free in every way. Didn't know what I like the feel of it, putting out what you had lit. But let me tell you, these things don't hurt a bit. Cause you see, I was all wrapped up in everything. But now that I'm out, I got wind under my wings. So tell me that you need me. I wouldn't bother if you're with another man. I don't even care. Tell me that you saw me, my cold shoulder. It's your sense. You needed a solid way to be yourself. Now you're free in every way, and you see. Alright, so akit na kami guys. Bale, punta na kami doon sa kakainan namin. Nasa 9 kilometers. And then papahinga muna kami bago kami dumiretso ng Sagada. Medyo balay-ulayo pa, mga pagod na rin tsaka inaantok. Wala na kami. Sabay na ako dito sa kanila. Woo! Ganda ng kabundukan, oh. Ganda talaga ng Cordillera. Malayo pa pala. Nasa 22 minutes yung babiyahin namin para makapunta kami doon sa kakainan namin. Malayo din. So bali dito rin naman kami dadaan papunta ng Sagada. So dyan sa taas kami kakain. Ayun, dito. Dito pala kami kakain. Yung restaurant dito, Collins Place. So yun, Banawe View Cafe and Restaurant. Diyan tayo. So dito tayo ngayon sa Banawe View Cafe and Resto. Let's go, tingnan natin sa loob. Lamig ng pinto.
Ay, sorry po. Ang lamig ng pinto. Lamig ng pinto ka, aircon. Wow. Hello. Hello po. Ang gandang hapon. Ay, ayatin. Ano ay ayatin? I love you. I love you. Wow! 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 Patas! Wow! Wow! Grabe, ganda. Ay, may ilog. Ano ilog ko? Lalo na kung bagong tanim to, no? Walang na ako. Walang na ako. Meron pala neto dito. Parang tumambay dito, guys. Grabe. Dito maganda tumambay. Walang na ako. Dito magandang tumambay, dito magandang view, I love you. Maganda pa sa I love you. Sinasabi natin. Ay, parang sarap bumaba doon sa ilog, oh. Ay, grabe. Dito? Ganda, ganda, lalo na pag siguro February dito. So, kuya, ito lang mismo ko na kuya. Ito yan, ito yung karamihan. Pero marami pang maganda. Bata dito, di ba? Bata, may isa pa eh. Hindi ko ba na pupunta niyan eh. Big time na ito, anak ng general ko eh. Ako nakamot na, mayroon na. Alright, so habang naghihintay kami ng pagkain, meron tayong live band. Ayan po. Ayan po yung ating vocalist ngayon. Si Sir Yami. So Yami muna, tapos ito yung background natin. Ayan. Right, so paalis pa lang kami guys. Bale, inabutan na kami ng ano oras na ba? 3:56. So mag-alas 4 na. Paakyat pa lang kami ng Sagada. So nasa 2 oras at kalahati siguro to pa Sagada. Medyo matagal nga lang yung pagluluto dito. Kasi press, hindi siya yung iniinit lang. Talagang press ang niluluto. Dito na natin makikita sa gilid yung fog guys. Yan, ayun na oh. Tapat na natin yung fog. Papasok na tayo sa ulam. Woo, lamig. Ang lamig oh. Hey! Puro ulap na. Puro ulap na naman. Kaya ito ang kagandahan guys dito sa Cordillera. Ganito yung tanawin. Napakaganda. Yung bundok, nababalutan ng mga ulap, malamig yung klima, napakaberde ng mga tanawin, tapos magandang daan na twisties. Woo, sarap. Sarap magmotor. Uy, ang lamig. Sarap!
Grabe, napaka-solid dito. Ang ganda, guys. Malaking landslide to. Pero parang matagal na. Laki. Pero napaka-solid ng tanawin na to. Ganda. Ayan o. Oops. Uy. Ganda. Grabe. Kahit nakadaan na ako dito, nakaka-amaze pa rin talaga tong papuntang Sagada at Cordillera na to. Solid. Ganda. Tapos umaangat unti-unti yung mga ulap. Panalo. Grabe, ito ang pinakamasarap na spot dito. Tsaka yung oras, yung magtatakip silim, mga alas 4, alas 5 hanggang alas 6. Tapos yung umaga is alas 5 din hanggang alas 7. Yan, ganyan yung magandang oras, guys, para makakita kayo ng mga gantong scenery. Mauulap, tapos napakagandang bundok. Woo! Tingnan nyo, nakakulay asul yung taas, pero yung ulap nandito na sa baba, na gumagapang sa bundok. Grabe. Lamig. Layo na nila. Tayo makita sa GoPro maliwanag yan, pero sa personal alos hindi mo agad makita yung nasa harapan mo. Puro ulap. Dito na yung sakyan. Grabe, sarap bumangking dito. Maulap. Woo, lamig. Woo, lamig. Ganda. Ito, lumayo yung ulap. Tapos papasok ulit tayo. Ganda. Grabe.
date oras natin is 5:46 ng hapon. At medyo dumidilim-dilim na. So nasa unahan natin si Motor. Nagabi na kami, siguro mga 35 minutes bago kami makarating ng Sagada, which is dun pa lang yun sa Arco. And then next is yun dun sa tutuloyin namin. Ito na ang Buntok, Mountain Province. Daming tao dito. Alright, paakit na kami guys. Bale, ginabi na kami. So oras natin 6:16. Alas 6, pero sobrang dilim na dito. Mga 15 minutes andun na kami sa tutuluyan namin. Mga pagod na at wala pang kain. Magluluto pa kami pagdating dun sa tutuluyan. Masyadong mahaba yung biyahe namin. Masyadong matagal. Pero enjoy lang. Siyempre, then bukas enjoy natin. Okay, so nadaanan namin yung welcome to Sagada. Pero hindi na pala kami hihinto. Dire-diretso na at para makapagpahinga na rin. Ito na yung half tunnel. May half tunnel din dito sa Sagada. Nagpasa na namin yung boundary at saka yung upside down na coffee shop. So bali, dire-diretso na kami. Siguro balikan na lang namin bukas. At hindi na rin napansin. Mamadali na ang lahat. Yan bro, tama. Alright. Dito na kami guys. Yeah, sa wakas. Dito na po kami. Sagada Heritage. Guys, nandito na kami sa aming tutuluyan. Ito ang Sagada Heritage. At ito po yung tsura niya. Oh. Laki no? Lawak oh. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Siguro tatlo kasya dito sa taas. Ayan. So bukas ko na ipapakita sa inyo yung labas kasi masyado nang madilim. Oras natin mga 7 na ng gabi. So ito naman po yung labas natin. Ayan. Malaki din yung labas. Magpapahinga muna kami mag-aasikaso. And then mag-uusap, magmi-meeting para bukas kung ano yung gagawin namin plano. And then dito sa ilalim merong ganito. Pwede kang tumambay dito. And then yung na-rent namin ito. Tsaka ayun po yung isa. Kukunin ko muna yung mga gamit ko. Kasi malayo sa parking. Sayo, tinga. Yun o. Dinner. Ayaw kaya. Dinner. Alam niyo ba yung malaman na sayo? Oo, may ganyan. Gusto ako nilang yun. Ang sopas nga. As any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Begin from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today
L-I-S-N-E. To see the horizon in the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck. Good morning guys, so bale ito yung tinuluyan natin. Marami silang cabana o ganito, yung kubo style. Ayun, dun kami tumuloy. Hindi ko pa maipakita sa inyo kasi maraming pantulog. Pero kaila sir, ito yung kanila. So bali dalawa. Sa dalawa. Ito yung dito kami natulog. Tapos meron pa doon, meron pa dito. Ang dami. Yan. Pero yung CR nila nakahiwalay. Halimbawa, ito yung sa inyo. Ito yung CR, nakahiwalay siya. Pero malinis. Tsaka maganda yung vibes. Tsaka malinis yung room. Ito pa pala. Ito yung pinili namin tuluyan para ramdam mo na nasa Sagada ka. Kasi pag ganito yung vibes, talagang yan yung mga signature ng Sagada, diba? So iilan na yung mga ganyan. At gugutom na ako. Tsaka gusto ko magkape. Ang lamig. Oras natin is 7:30. Di ka ba nilalamig sa sando mo? Ang tibay ng balat nito. Nakasando lang. Si James ka nakahubad lang. Oo, kagabi sa kahapon nakahubad lang. Hindi ko nilalamig. Good morning po. Gusto ko sana maghubad kaso nahihina yung katawan ko kaya hindi na lang naghubad. Ako nga balat. Nakamedyos pa nga ako. Lamig eh. yung damit ko pa butas-butas. Oo, mesh pa yan. Pati yung short, butas-butas pa yan. At chinelas pa. Impin Customs. Sana all. Parang balat ano kaya? Balat Kalabaw. Dito tayo order guys. Ito yung pinakang reception nila. Tapos nandito yung parking. Ayan yung sasakyan na kasama natin. Andun yung mga motor. Ha? Mag-guardia natin. Oo nga. Ito nga pala yung mga bantay namin dito. Tropa ni John Wick. Tingnan nyo. Pag tumayo yun, parang sumataas pa sa akin. Eh. Yung isa yun. Oh. Laki yun. Mas malaki ba kay Pops? Kaya yung mga bantay dito. Pero mababait. Nakakatakot lang. Ang lalaki. Saan makakukuha kaming kape? Papi. Andy Coffee dito. Andy Coffee. Yun. Tingnan mo naman yung churo. Mga bantay dito, imported eh. Oo. Hindi ko matatakot. Ang lalaki pa, pag tumahol talaga naman. Gusto ko hawakan, kaso baka bigla ako. Baka bigla akong agatin. Ano pong mga recipe natin, sir? Pancake, tapos tusilog. Ayan, tusilog. Isa po, sir? Oo. Ayan, yan yung mga breakfast menu. Tapos meron pa dito ang dinner. Ito yung in-order natin kagabi. Sinigang. Ito naman meron din silang lunch. So kung wala kayong mga dalang lutuin o mga pagkain, meron din po sila dito. Order yung mga kasama, sir? Tulog pa eh. Hindi naman namin magising at naghihilig pa eh. Only coffee dito magdaman. Oo. Talagang Sagada vibes talaga. So ito yung coffee bar dito. Ang ganda ng vibes oh. Pasok tayo. So mayroon silang Wi-Fi, TV, coffee. Ano to? Team Pogi. Ito yung mga ninuno ni Pops. Oh. Ito na lang. Ano to? Ah, gilingan ng coffee. Galing ah. Ito. Oo nga. 24 hours yung kape. Tikman natin tong kapeng barako na to. Sagada coffee yan. Sagada coffee. Ito yata yung gawa sa bigas eh. Meron siguro. Oh, ay hindi ba barako? Ginagawa yun. Kahit sino kaya gumawa yun eh. Hindi, may pinuntahan tayo nun eh. Okay guys, so pupunta na kami ng Haing Coffin. So magmumotor pa rin kami. Ito, yun oh. So, ang gamit natin ngayon, jacket, is itong kapote ni Sek na manipis lang siya. Ayun o, sec. So ginawa ko siyang jacket kasi wala akong dala. Sakto, parang windbreaker lang kasi ito. Manipis lang. Hoodie. Yun. Tara, let's go. Ang cute ng aso dito. Hindi lang pala malaki yung aso dito, may maliit din. Ayun o. Cute o. Oh, sa akin lumapit. Dito ka na sa may-ari. Hindi lang malaki, may maliit din o. Dalawa.
Yan, so si Sir Jack sasabay dun sa sasakyan kasi masakit yung leeg. Nasobran sa banking kahapon kaya masakit yung leeg niya. Papantayin natin mamaya. Ah, ganun pagkausap mo. Next ko na rin pala sa inyo yung gamit nating helmet, guys. Ito yung SEC Horizon. So modular siya at ang kagandahan may anti-fog. Ito yung anti-fog niya. Tapos na angat. So pag nagpapalipad ako ng drone, hindi ko na kailangan hubarin. Pogi, magaan lang kahit modular siya. At tapos yung mic natin para doon sa intercom. Hello po, bye-bye po. Oh, pitik-pitik lang, huwag biglang preno. Dire-diretso yan, ha? Parang ano, truck. Okay, ikaw naman, bibidyoan kita para may ebedahin siya. So dito po ulit kami tumuloy sa Sagada Heritage, pero may pangalan sila dito, Bilsa Lodge. Right? 2, 4, 6, 8. Walo kami, walo. Ganito. Didikit kami onte. Sagada Municipal Tourism Information Office. So dumaan kami dito para mag-register and then maghanap ng tour guide para mas legit. So ito yung mga pwede nating puntahan dito. Naka-display na rin dito. Ito, dami oh. Ito, maganda to. Bumud Oak Falls, Lake Danum, Bukong Waterfalls, Balanga Cave, Malboro Country. Ito pa, ang dami. Sumaging Cave. So dito kami magre-register. Eh, baka matikitan tayo. So bawal pala mag-parking dito sa side na to. Medyo pasok naman sa line, pero meron doon sa taas daw parking. Pwede ka mag-parking doon sa taas para iwas huli. Yun. Alright. So, dikit tayo sticker. Sa mga pupunta dito, yun. Dikit lang kayo dito sticker. Dami oh. Gusto taas. Right guys, so papunta na kami ng Hayang Kapin at nagbayad kami sa tourism office. Bale, pagdadaan kayo dito, magbayad po kayo dun sa tourism office para naman may budget sila. Para mas mapaganda pa yung mga pasyalan dito, yung mga pinupuntahan natin, mga pinupuntahan nyo, at yung pupuntahan nyo pa po. So, magkano ang binayaran namin? 100 pesos po yung bayad namin. Tapos yan, dire-diretso na kami. So bali dito kami magpa-park. Tapos dito daw yung entrance somewhere. Hindi ko na matandaan kung saan eh. Kasi 2017 nung last punta ko dito. Medyo matagal na. So iiwan namin mga motor dito. So ayun guys, ready na kami. Bali, tour guide namin dalawa. Ang bayad dito is per group. So 10 person is 300 pesos. Bali sila po yung ating tour guide. Itong ating ano, mga guides natin. Si Kuya Angel. Kuya Angel. Hello po. Kuya Perry. Perry and ang Spaniard dito, pero yung nag-develop ng Sagada is mga American missionaries. So nung araw, yung mga bahay dito talaga is mga traditional house, ano, yung kubo houses, no? Kubo-kubo. Pero when the American came in Sagada, they introduced our Christian church, ano, which is the St. Mary's. They also introduced the yung galvanized iron na bahay. That's why nung from traditional house, unti-unting napalitan ng mga kwan, ng mga galvanized. Yes. pero sa loob ano, it's wood. Magandang klase ng wood, which is pine kahoy tree lahat. So itong guys, so bali dito yung registration at ang hihingin sa inyo is yung binayaran nyo sa environmental fee. So bali yun yung dinaanan natin kanina. Kaya kailangan yung dumaan doon bago kayo makaakyat dito. Make sure na dumaan kayo doon bago kayo pumunta rito kasi nilalag po nila dito. Yan, dyan po nilalag. Tapos dito tayo dadaan. Alright. Apat po. O apat na to. Apat. O pasok yung apat. Ito na sa atin.
Dalawa. Meron na ako, bro, ha? Meron ka na? Pasok na yung apat. Sino pang wala? Ito yung dadaanan natin. Napapaligiran ng sunflower ba to? Yes, sir. Native. Sunflower nga. Babalik din tayo. Ayan. Babalik din. Not unless na... Ang lalaki, huwag kaganda. Underground tayo. Nasa ilang minutes po yung lalakarin natin, sir? One hour. Isang oras, back and forth, sir. Isang oras po? Back and forth na lang. Hello. 30 minutes. So, ito yung cemetery. The Church of St. Mary, the Virgin Cemetery. So, the coming of the American to, no? Na-introduce yung, kwan natin, yung cemetery natin under the Christian, ano? So, ibig sabihin, kapag 1910 yung kwan, church natin, 1910 din ang umpisa ng paglilibing dito. While sa kabila, no, 500 years ago, yung mga sinaunang paglilibing. One of the 44 South. Kala yun! Yan yung picture niya. Tagasagada. Yung 44 South na yun is 100% mga cordilleran. Nagkataon na yung isa is from Sagada. So dahil bayani ano, sa libingan ng mga bayani sana maililibing. Kaso lang kagaya ng sinabi ko kanina na mas gugusto ng mga taga-Sagada or the family na dito siya. Guys, kung mapapansin nyo dito sa sementeryo nila, hindi uso ang kandila. At kung mapapansin mo, ang daming mga uling. Yan, uling doon. Ayun. Meron pa doon. Marami, ayun. Ito po, ito. Kasi dito, pag November, since sa atin is yung November 1 is yung mga araw ng mga patay. So dito, hindi sila gumagamit ng kandila. Kundi ang ginagamit nila is kahoy. Kasi malakas yung hangin. So November 1st, malalakas yung hangin dito. So hindi mag-stay yung kandila. Kaya 3 p.m. firewood. Yan. Yes. So dito kami dumadaan ngayon sa gitna ng sementeryo. Sagada, no? Kapag namatay ang isa sa mag-asawa, nakaano na siya? Nakasama. Ah, naka-ready na. Dalawang butas na ang gagawin. Naka-ready so, na. Ibig sabihin, reserve. Oh. As much as possible kasi sa Sagada, walang hiwalayan. Hanggang libingan sana. Oo. Talagang napakasagrado. Ah, dyan na yun. 88 kilometers na underground, limestones area. Oh. Wow. So, ito grabe. Naman yung unang before... cemetery, no? Under the church. Ito yung unang libingan ng taga-Sagada. Guys, since ang dinadalaw natin dito is mga sementeryo, mga namatayan. So, ang pangalan na ang barangay na ito is... Rico. Ito. Barangay of Patay. So, kailangan tahimik lang tayo dito. Siyempre, respeto natin yung kultura dito. So, ito naman yung part ng... isa pang tourist destination dito. Limestone dito sa bundok. Tapos pwede ka dito mag-picture. Sino ba't sang bagaling yun? Ano po ako eh? So eto guys, dito kayo magpipicture. Napaganda ng view. Pero nakakatakot. Ganda ng view. Next. Wait lang bro ah. Yun. Ganda. Bawal na maingay. Oh, dito na yung part na bawal na maingay. Itong part na to. Bawal na sumigaw. Hello. It's a natural kano, no? Kilala ko. Yan ang pinaka pogi, oh. Kilala ko yun, oh. Sir Nyak. Shoutout naman. Hi. Ayun. Kitang-kita na dito yung mga nakasabit na mga kabaong o coffin. So napaka-tradisyon sa kanila yan. Pero pag namatay ka na hindi ka taga Sagada dito sa Sagada at wala nag-claim, so hindi ka rito yung ilibing. Wala kang, I mean, hindi ka pwedeng ilibing sa ganyan. So mga taga Sagada lang yung pwedeng ilibing sa mga ganyan, mga limestone. So dito pa lang sa part na to, kitang-kita na natin. Pero bababa pa tayo. Ito yung dinadaan. Tingnan natin. Ah, may maliit na. So dito mayroon daw maliit na butas. Aray. Ah, ano? Ayan, may mga kabaong din dito. Mayroon bungo. Ang kabaong ba? Tunay ba yan? Tunay. Ano yan? Tunay nga.
Tunay nga. Ako nyan. So ito yung ilan sa mga kabaong so, nila ilan dito. Yan. Oh. Ito hindi nakahang, no? Hindi. Ah, so mataas na rin naman itong lugar na to. Siniksik lang dito. So yun, ang tawag sa kanya is Burial Cave. Yung sinilip natin doon. So may mga ilan na nakalibing doon. At the rest is yung mga ganyan sinasabit na sa mga limestone. Napaka-historical ng Sagada. Marami kang madi-discover sa Sagada. Noon pala is ang ginagawa nila is, 'di ba, yung mga limestone, sinisingit lang doon yung mga kabaong. Pero nung dumating daw yung mga Americans is natuto silang magbutas ng bato. Ginawa nila, nilalagyan nila ng bakal, tapos bubutasan yung limestone, saka doon ipapatong. Unlike before na naghahanap sila ng mga space, gaya ng mga 'yan. Tapos doon na lang isisiksik yung mga kabaong. Yes. Ano makagamit? Mukha makatawan. Oo nga pala. Hindi makalingon, no? Kasama katawan. Ay, ang lamig. Lamig dito. Baka naman may aircon eh. Ang lamig, oh. Lamig ng hangin. Eh, lumalamig na dito, ah. Sa taas. Sarap ng hangin, oh. Ang lamig. Ay, so, ito na. Dito na tayo. Ang galing. Ayan, so ito na, ito yung nakikita natin sa mga libro. At ito, nakikita natin ang personal unit. Hinga-hinga muna tayo. Ayan na. May maliit to. So mapapansin nyo, meron siyang mga steel nakatusok. Hindi siya yung nakasiksik sa mga butas-butas. Ngayon, nakahang lang na ganyan. Pahinga lang muna kami. Pati yung cameraman namin hiningal. Nahangin po. Guys, sa part na to is nilagyan na nila ng harang to. Kasi yung ibang mga turista dati before is lumalapit pa. So ngayon, kailangan nilang i-preserve. Kaya hanggang dito lang tayo lahat. Okay, so nung araw, no, nung wala pang cementeryo, lahat ng klase ng mga patay dito namin inilalagay. Oh. And then kapag mga bata or kagaya ko, no, hindi pa ako matanda, dito rin kami nalilibing, kaso lang sa liblib or tago na lugar kasi ayaw naming i-expose sila sa mga tao, especially sa mga growing children, ano, na namatay sila sa bata pa silang namatay. Pag dito kasi kapag hindi matanda na namatay, parang bad way of dying. Ano nang specific na dito yung tribe namin dito is we are Igorot, ano? Lahat Igorot. Kasi mga Cordilleran is Igorot sila kasi naniniraan sila sa bundok, ano? Yun ang tawag ng mga lowlanders sa atin. Kapag ang tawag natin sa taga-baba is lowlander, ang tawag naman sa amin is taga-gulod. Pero yung Cordillera, maraming mga kanya, mga tribes dito sa Sagada we belong to Igorot tribe. Kankanaay. Kankanaay. Speaking Kankanaay kami sa Sagada. Pero during the wake time, ano, na yung posisyon ng patay is nakaano siya, nakaupo. Kaya may upuan. So kita po yung... Yes. Trivia lang guys, ang tawag pala dito nila is hindi hanging coffin, kundi paitukan. Sa mga taga rito, yun yung tawag nila, paitukan. Dahil na-develop lang daw mga anong bansa yan? Europeans yan, mga taga-Europeans. Nung pumunta sila dito, yun yung tinawag nila dito sa kanilang paitukan. Yan. Meron din daw guys dito. Silipin lang natin. Meron? Tapos nag-isa, loner kasi yung tasa niya. Ah, ayun. Ayun. Ba? Ayun. So, sinuksok lang yung kabaong nila. Asan? Ah, dito. Pwede kang dumaan dito. May daan dito. Boy, may portal dito papunta Manila. Ikanta diyan. Sir, saan po yun? Papunta po saan yun? Paitukan Walk. Saan, sorry? Paitukan. Paitukan Walk. Paitukan mo? Paitukan Walk. Paitukan Walk. Adventure Trail. Ah, okay. Paitukan Walk. Yung part na yun. So, pwede kayo mag-avail sa kanila din nun. Pero dahil wala na kaming time,
is uwi na kami. Diretso na kami ng kainan na lunch na lunch. Kainan na. Ah, public market pala to. So public market pala to. So dito kami kakain. Tara pagbutaw sa Sagada. Nakakasawa dito. Alright, so Victoria lang kami. Tapos kita-kits tayo part 2 ng ating vlog. Para tomorrow. Let's go.